brother. Andito na naman ako, Moto G. Ngayon, gagawin natin unboxing ngayon. So, nakikita nyo, ito na yung helmet ko ngayon. Tapos meron akong bago here from Seco. Disclaimer lang ho, hindi ko po si Sec ang in-endorsyo. Bali, bumili na ako ng helmet. Gusto ko nang pakita sa ito. Alright. So, ito siya. Ito yung box niya. Ang klaseng helmet siya ng Sec. Bali, ito ay torch helmet. Tara, buksan natin. So, ano naman doon? Okay guys, which is meron siyang, of course, yung regular yung may bag siya kasama. Tara, buksan natin siya. Alright, ito siya. Sec modular na titanium na torch. Titanium kulay. Titanium finish black. Ganda. So, bakit itong pinili ko instead of other brand? Well, kasi sinukat ko ng iba eh. Ibang brand ng helmet. Kasi ang unang priority ko is yung pagdating sa long ride, of course, kailangan natin ng comfort at hindi siya nakangalay. So, ito siya. Ito yung parang mas komportable para sa akin. Okay, kanya-kanya naman tayo. So, ang kagandahan nito, well, definitely kasi modular siya. Gusto mong kumain, gusto mong makalanghap ng fresh air, so definitely modular siya. Okay siya. At the same time, kung mapapansin nyo, meron siyang another visor sa loob. Which is, pag mahinit, buksan nyo lang yan. Buksan nyo lang yan. So, ayan. Hindi na kayong sisilaw. Air vent. Ito yung air vent niya sa harap. So, ito lang. Nag-iisa. Pero malaki siya. Wala siyang extra na visor. Wala rin siyang tawag dito. Wala siyang parang kabitan dito ng spoiler grill. Spoiler para po siya. No? Basta dito meron siyang kabitan dito. Extension. Ito lang siya. Ito lang siya kasi. So, pag sinuot mo siya, ito lang siya. Tick lang siya sa ulo. So, importante kasi syempre kung babiyahe kayo kung lang range. Yung bukod sa comfort na nakakakamo dun sa helmet, nakakay na kayo. And at the same time, hindi siya nakakangalan. So, yun yung reason kaya ito yung durable siya, magaan siya. Mas magaan siya dun sa mga na testing ko na helmet. Kaya ito yung pinili ko. Advantage na ito, well, durable, mura na siya. At the same time, yung mga features na meron yung mga bagong helmets, meron din siya. So, ito na siya ngayon. So, yung nakikita nyo kanina, yun yung OBR ko. Ito naman, kung makikita nyo, may pin lock siya. So, itong clear lens. I think hindi nyo na kailangan siguro ng iridium o whatsoever kasi meron na siyang ano eh. Meron na siya ditong ano eh. Yung dual visor niya pag mainit. So, I think it's not necessary. Ito, syempre, pag depende sa weather condition, pag maulan masyado, syempre, di ba, yung helmet natin, hindi na natin makita pag nakasara. So, may pin lock siya. Yung advantage niya. And then, may lagayan na rin siya ng intercom. Kaya, sana makita niya. Ayan. Lagayin natin siya ng intercom. Na nakita dyan. Alright. So, kung bibili kayo ng helmet, syempre, kanya-kanya naman tayo. Para sa akin, matagal na kasi gumagamit ng Sec since noon pa magmumotor ako bago lumabas yung mga ibang brands. So, subok ko na ito. Nasimple lang na rin ako gamit ang Sec helmet. So,
So far, wala naman naging nangyari sa akin. Yung impact na absorb naman ng helmet, so goods ako doon. Kaya until now, sec pa rin ginagamit ko. Disclaimer lang ha, para sa akin. Hindi ko naman in-endorse yung sec. Bumili lang ako ng bagong helmet, syempre. So, preparing ako for sa mga ibang adventures natin, of course. At the same time, medyo matagal na rin yung helmet ko. 4 years, 5 years na siya. So, kailangan na natin magpala. So, ito na siya. Dalawa yung binili ko, bali. Para sa OBR, kasi sa akin. Dito ko nalagay niya yung action camera ko. Yung mga setup dito. Yung mic nasa loob. So, para dun sa mga vlogger, para dun sa mga motor, gumagamit ng external mic. Mamaya, itetesting natin kung kamusta naman yung audio kapag nakasetup siya sa external mic, okay? So far, yun lang muna. So, ayun lang yung unboxing natin. Oo nga pala, kasama dito. May sticker to. Ayun lang. Alright. So, ito lang muna ngayon. For now, unboxing lang tayo. Moto G here. Signing off. Maraming salamat sa lahat. Ride safe.